Good morning to everyone. This is Japanese breakfast set. Yan. Itlog lang. Okay na. At saka puting kanin. Wala nang sangasangag. Basta nagmamadali. Check up ko sa hospital for today. Kaya ito lang aking pagkain. With matching sopas na masarap. Nandiyan na lahat ng gulay. Ayan. May karne, may tokwa. May dry tofu, may Chinese cabbage. Hindi ko na makita yata yung mushroom. Ay ko na din yung mutan. Pero hindi ko na makita. Na yung siguro sa kaldero yung carrots. Ayan. So, diba, napakasarap ng aking agahan. Before pumunta sa hospital na check-up ko for today. Sana merong isda. Inubos ng ni Bruno. Kaya, ito na lang ang kakainin ko for today. Inubos ng magaling kong asawa. Ayan. Akala raw niya, hindi na niya kakainin. Kundi ko raw kakainin for today. Kasi kagabi, yan din ang pagkain ko. Sabi ko, iniwan ko nga yan para makain ko ngayon umangka. Isip niya, kaya iniwan ko daw para sa kanya. No, sabi ko, favorite ka pa naman isda yan, mackerel. Kaso, nain na niya. Wala na akong magawa. Sobrang lambot ng kanilang kanin. Nagmamadali na ako at minamadali na ako ng katabi ko. Check up kasi nga sa hospital. May schedule kasi. Hindi dapat malit. Kahit halimbawa, ang schedule dun ay kunwari, let's say, 9 o'clock. Dapat 15 minutes before 9, nandun ka na. Ganun dito sa Japan kahigpit. Kung maging sa trabaho, hindi pa pwedeng manedate ka kahit sa AMPA, kahit pa sa eskwelahan. Kailangan, 15 minutes. Halimbawa, may usapan kayo ng kaibigan mo rin, ganyan. Kaya, baka business associate, ganun pa rin ang style. Walang mali-late. Hindi ka tulad sa Philippine Times, laging late. Diba? Dito, hindi pa pwede yun. Magagandi ka na pagkakatiwalaan ng hapon kapag ikaw ay mali-late. Isipin nila na yun ang oras natin sa ating bansa. No? Laging late. O sige po, goodbye na po. Thanks for watching. God bless. Love you all. And Jesus loves you. Bye-bye.